Yo, ayun. Yun. Thank you sa mga sumama, sa mga nag-attend ngayon. Itong anniversary meetup natin. Yay! 1 year! Grabe. Personally, di ko in-expect na ganito yung naging growth ng group. Which, ano, I had that hypothesis eh, na parang baka may, ano, no? Baka may certain market na hindi napupunan, hindi na nasa-serve. Na kasama ako dati, na parang career shifter, di ba? So, sabi ko, baka may hindi na serve to, baka kailangan talaga ng community na talaga mag-cater sa mga career shifters dito sa Pilipinas. And then, yun nga, I had that idea then from Free Code Camp. Sabi ko, although we had Free Code Camp Manila before, I felt na it wasn't really fulfilling that need eh. Kasi Free Code Camp was all about ano eh, trying to help people learn how to code. But not really, ano eh. Hindi sila talaga naka-focus na tulungan yung mga tao to, ano. Although, at embedded sa curriculum nila, hindi ganun ka-explicit. Hindi, ano. So, sabi ko, yun nga, buuin ko to. Tapos, taon natin ang June 12 para Independence Day na, ano, makalaya sa mga tali ng mga pasista. Yeah, joke lang. So it worked out. 1 year later, we are here today. Ano na ba tayo? Almost 8K na, no? Oh, mag-8K na, 7.9K members na, oh. So, ayun. Amazing lang yung naging ano, amazing lang yung naging growth. And yeah, I want to thank everyone, lalo yung mga tumutulong, yan sina Ronnie, sina Jamie, sina Jeto, na ano, kahit paano tumutulong sa ano, pag kami oras, kasagot sa mga comments, tutulong sa mga nagtatanong. Kaya sina Ronnie sa Discord naman. O kaya kahit dun sa ano natin sa Reddit, subreddit. Nakakatuwa, lalo na yung mga nag-share ng ano, nag-share ng doon ako nagulat eh. Ang dami nag-share up nung ano nila eh, nung journey nila eh, yung success stories nila eh. Which is siguro puntahan ko na lang rin ngayon na ano yung mga purpose ng bawat groups natin, right? Bawat platform. So, si Facebook andiyan naman lagi yan. Ang katangi-tanging purpose niyan talaga is lead generation eh. And of course, doon yung main group natin kasi karamihan na sa atin, mga Pinoy, nandun talaga sa Facebook. And yung discoverability talaga ng Facebook group is sobrang solid. So, kaya yung growth niya halos talaga ng ano eh. Yung trajectory niya, tuloy-tuloy lang eh. Then, ang problema naman sa Facebook, yung conversations, masyadong fleeting. So, pagka new member ka, mahirap sundan. Medyo magulo. So, in-rate ko na rin yung ano, yung sa Reddit. Para kasi yung parang feeling ko sa Reddit, parang ano siya, mas madali siyang i-curate yung mga bagay-bagay. Di ba? Lalo yung success story, click mo lang yung flare ng success story, andun lahat, nakalista na. Ano eh. Tapos mapupwersa mo yung mga nagpo-post na pumili ng topic talaga. Hindi tulad sa Facebook, hindi napipili ang topics eh. Hindi mo sila mapapersa. So, pagdating doon, ang ganda ng Reddit. Tapos andun na rin yung wiki natin. Although, feeling ko para may pagkukulang pa doon sa, ano eh, doon sa, dito, paano ipaalam sa lahat, lalo sa mga newcomers, na may wiki tayo. Kasi usually, para may magtatanong, paano po magsimula? Kasi ipopost pa natin, kukomment pa natin na ano yun, may wiki tayo. So, ayun. O nga pala, kung may mga tao pa rito hindi nakabasa ng wiki, we have a wiki. Ah. Doon natin nilagay lahat ng experiences ko, tsaka nung iba, kinompile namin, nilagay namin doon sa wiki para maging starting point talaga for people who are lost paano magsimula. So, based doon sa mga feedback na narinig ko, may malaki na akong tulong eh. So siguro ano siya. Although we need to
we need to really update it every now and then, which I can't really do by myself. Sana may mga ano na pagka marami na sa inyong maka successfully maka transition into tech industry, makatulong din para pala ano palaguin yung wiki na yon, kasi napaka valuable niya as a ano sa knowledge ano knowledge repository. So feel free lang to ano to suggest edits or magdagdag kayo ng ano, lalo na yung mga ibang hindi natin natatouch masyado, yung mga cybersecurity, data science medyo okay na yata doon eh, ano ba, UI UX hindi natin masyado natatouch, yung mga ano kulang pa sa content eh. So kung may mga makakatulong doon, it will be greatly appreciated. At maraming rin matutulungan, syempre. Then, aside from that, we also created the Discord kasi people are asking nung ano eh, parang yung more real-time naman na conversation na pinunan naman ni, ano, ni Discord. And medyo minamanage ni na, ano, ni na Ronnie. Ako, paminsan-minsan, papas-pas din ako doon. Vibrant din yung community doon. Kung hindi pa kayo nakakasali, yun din. Sali kayo, discord.techcareershifter.com. Huwag kayong mahihiya. Again, make yourself ano visible. Napakalaga ng visibility sa tech industry. Ayun, si Ronnie nakilala ko dahil talagang ano siya eh, nag-take charge eh, na hey, I wanna help people. Na, ano, kung hindi lang siya nakakuha ng trabaho, gusto ko na siyang kunin eh. Honestly, si Ronnie, ano na eh, medyo parang ano, mga ganun ba? Kasi ano eh, tulad ko, lagi ako all on the lookout for talent. So, whenever I see people na, yun, alam, mga starters na medyo nahihirapan makahanap ng trabaho, lagi ako nag-observe. Ba? At I speak for other people here, na tahimik lang, pero marami dyan nag-observe. Ba? So, try to be visible. Ano pa ba? So, ito, si ano na ito eh, si Jamie ata, other people din nag, ano, nag-suggest na mag-create din tayo ng group sa LinkedIn. Iyon, feeling ko, maganda rin kasi closer to employers. LinkedIn na yun eh. So, feeling ko kung dun, magbubuo tayo ng group dun is makakatulong lalo dun sa mga naghahanap ng trabaho. And for other ano other employers to discover na may ganito pala community na pwede nilang ano, i-take advantage. So, i-post ko na lang dito. May ano na eh, matagal na to eh. Gusto ko ngayon ko lang i-announce. So, linkedin.techcareershifter.com. Ah, di siya na gano'n. Kailangan natin. Kailangan may HTTPS talaga. Link. Dapat link lang. Bale. Ayun. May na mismo sali. Pag kami nag-join ng call, tumitigil lahat. So, hindi ako makapag-type. Link. Ayan yung link natin. So, ayan yung group natin sa LinkedIn ngayon. Hopefully, makatulong siya lalo to, ano, to pipeline pa lalo yung transition from your current industry to the tech industry. Sana makatulong pa lalo. So, ito naman, kasi nga sabi ko dati, we are creating these platforms para lumapit tayo dun sa mga career shifters. Ako, hanapin natin sila kung nasan sila. Ito naman baliktad. Although parang ganun din, but ang mas malaking purpose ito is to find the employers where they're at. And they are in LinkedIn. Na nagkataon naman na may ano na may ay si David. Natin to. David. Okay. So, yun, and, nakalimutan ko, may Twitter, ano rin tayo, Twitter community. But, I think hindi pa ganun ka,
ka vibrant, but it's there, twitter.thecareershifter.com. Kung sakaling mahilig kayo mag-Twitter, sali lang kayo doon. Di pa siya ganun ka-ingay. Siguro dahil, ewan ko, di yata ganun kauso sa mga developers sa Pilipinas ang Twitter. Hindi ko alam. I don't have the answer sa Twitter? Pwede? Mali kayo na yung pina-follow. Nag-follow kayo ng mga, ano, ng mga foreign developers. Sobrang ano, sobrang, ano pagka ano sila, nagkakaroon sila ng mga chismis-chismis. Sarap man ano, sarap man magbasa sa Twitter. Doon ako nakakuha ng mga ano eh, ng mga scoop eh. Yung sina Dan Abramov lalo, sina sino ba yung mga ano diyan? Dami nila eh. But ayun, maingay sila doon. Usually mga global na sikat na ano na developer and nasa Twitter talaga. So I suggest mag-Twitter din kayo. Then, i-follow nyo sila. Sila yung parang news feed ko about ano, global tech eh. Sila yung ginagawa kong ganun eh. Dami lang din kasi mga scammers sa mga job postings kumukuha ng mga data sa resume. How? Paano kumukuha ng data? Yung just tipong website. Ah, sige, go. Yung tipong pwede na ano, like for example, sa LinkedIn din minsan may mga ganyan eh. I'm not sure ah. Pero yung ibang mga parang ano, hiring sila and then kakausapin ka tapos mangingi ng CV or resume. Tapos hindi ka na ano, yun, parang hindi ka nakakausapin. Parang ano yun eh, parang nakalimutan ko na tawag yun eh, sa ano yun eh. Phishing ganun. Hindi lang phishing, parang ano ba tawag sa trabaho ng yun? Yung sa mga freelancer din yun eh, yung ano, yung kumukuha ng ano, ng leads, parang ganun, o parang kumukuha lang ng info. Lead generation? O parang ganun. Tapos, anong gagawin nila doon sa resume? Ang tawag dito? Depende yan, creative eh. Pero iba-iba kasi yan eh, parang nagkakakot lang ng data yung mga ano, yung minsan parang ano eh, yung hindi ko lang din alam kung yan din yung dahilan kung bakit parang may mga nagme-messages sa akin na parang ano eh, mga kung ano-anong mga text messages na siguro dahil sa mga ganyan. Na-explain ko kasi na parang ano, naghahanap ng ano naman, ng grupo ng dev naman. And then ano, syempre kinuha ko yung ano, yung mga sa kaibigan ko na ano, na ano information. Tapos ayun, nagbigay ako ng ano, nag-send ako ng email ng mga resume namin. Tapos yun. Dula nang ano, walang usap-usap. Like, ito mga to. Tip lang din, pag maglalagay kayo, pag mag-aayos kayo ng resume, hindi nyo na kailangan ilagay yung mga info nyo about address, birthday, contact number, email lang, tsaka name. And then, kasi ang purpose naman ng resume is para ipakita mo yung iyong experience, hindi naman para ilagay dun yung iyong vital signs, vital statistics. So, yun, as much as possible, para maiwasan din natin yan, name at email lang. Kasi mas mahirap kang ma-biktima ng ano, ng scams sa email kasi mas madali nating makita kung phishing siya or hindi. Instead of ilalagay mo yung number mo, pati address mo, pati birthday mo, di ba? Konti na lang security questions, meron na silang bank, credit card pa for you, di ba? So yun, tips lang din. Ako, nag-generate lang ako ng ano, resume dun sa LinkedIn lang mismo. Any thoughts if I may ba? Any thoughts dun sa parang ano ngayon yung pattern ngayon, trends ngayon lalo na sa mga career shifter. Sorry for the lack of term, yung mga predatory recruiters na ang ginagawa nila ay companies rather na parang i-train ka nila, then may bond ka for 5 years, 4 years yung sahod mo ganoon all throughout and then pag umalis ka, magbabayad ka ng malaking, alam mo yon, parang penalty. Any thoughts on that? Hindi yata nila na-impose yun. Sir. Panakot lang nila yun sa mga newbies, pero sa mga experience. Okay. At least sa akin, medyo matagal na rin ako sa industry. Although hindi naman ako nag-jump sa mga kasuhan na parang sa experience ko lang. Parang may mga friends ako na gano'n eh. Hindi naman na-impose. Panakot lang. Ano yun ah? Si Ronnie, ano agad, hot topic agad ang gusto eh. Sorry. Medyo ka lang. Okay yan.
Alam ano, you know? Ratatataga din yun. Hindi, okay yun. Tama naman, tama naman. Kasi, ano rin eh, kailan ba yun? Parang a few weeks ago, talagang sobrang init dyan eh. Yeah. Sunod-sunod yung mga post about it eh. Just, ano, ako, siya eh, unethical siya eh. For me. At, ewan ko, kasi depende rin eh. Depende sa'yo eh, sa situation mo talaga eh. Kapag ka talagang walang-wala ka na, at saka ano, mapapaakit ka talaga sa mga ganun eh. And, ano naman, siguro pagka nakapasok ka sa ganun, set expectations lang, di ba? Talagang, although sinabi na nga ni, ano, sinabi ni Jess na hindi naman talaga imposable, but you never know rin eh. Kasi hindi naman tayo lawyers din. Pagka napasok ka sa ganun, feeling mo na trap ka, then talagang may track record yung company na ini-impose nila yung ganun. Make the most out of it na lang, tapos set mo na lang expectations mo. Pero wag ka naman kukuha ng band na 5 years na. Yung mga ganun eh, 5 years, wag naman nun. Mga 1-2 years siguro pwede. Kasi ang as a first job, matututo ka pa rin talaga eh. So you'll see kung paano mag-develop ng ano, ng software, ng web website or whatever yung binubuo nila. Makikita mo pa rin yung processes, alin yung mali, alin yung tama. And then, i-discern mo rin yun eh. Ano yung mali sa ginagawa nila, ano yung mga tama sa ginagawa nila. Then, you know, matututo ka. So, yung band na yun, para sa isipin mo na lang, nag-enroll ka na lang sa college. Nag-enroll ka sa college na binabayaran ka. So, hindi ka pwedeng umalis ng 1 year, 2 years, kasi hindi ka graduate, di ba? So, ibayin nyo lang siguro yung perspective. Pero yun nga, huwag kayong tatanggap ng more than 2 years na bond. Parang medyo, ano na yun, medyo kalokohan na yun. And ako ah, if I'm an employer, parang hindi pabor sa akin yung ganun eh. Parang kinukulong ko yung mga empleyado ko. Yung magkatrabaho lang sila rito dahil nakakulong sila or napipilitan sila. Mas gusto ko nagtatrabaho yung mga tao dahil gusto nilang andito sila. Or they find the job meaningful and fulfilling. Kasi doon lumalabas talaga yung ano eh, yung initiative, yung minsan, ano diba? Sumasobra yung ano nila, yung more than yung sa hinihingi sa kanila, binibigay nila, parang nagmamalasakit sila towards the company. Ganun dapat kasi talaga yung ano eh, marami kasi ano yun, yung mga managers and owners na paranoid eh. Na feeling nila yung mga tao, lagi silang nananakawan, lagi silang nagdadaya. Dapat hindi ganun ang ano, mindset natin eh. Although, di natin mali-discount siya, may mga ganun talagang tao. Pero kung titignan mo lahat ng tao ganun, it's not good for business eh. That's not good for people. Kasi, nakocommoditize mo sila. And everything. May mga tatanong dito. Mas okay ba walang mobile number sa resume? Oh! Let them email you. If they really want you, maghahanap ng paraan niya para i-contactin ka eh. At ako personally, pag kami tumatawag sa phone ko, hindi ko sinasagot. Hangat na ari kasi sino ka? Di ba? You didn't even text me kung sino ka. Tapos magtatawag ka. Pag number lang, no? O, pag number lang, sino to? Kasi parang napaka-rude. Di ba? Lalo na minsan nasa meeting ako, nakakainis eh. Sino to tumatawag na to? Ang gulo nung nasa meeting ako. They don't even respect your time. Kasi kung nag-text ka muna, can I call you? I am ganyan. O sige, mamaya mag-usap tayo. I just na meeting. Yun yung ano, dapat ganun sila eh. Pero, syempre, iba-iba yung ano eh, iba-iba yung approach nila. But, yun. Email. That's the ultimate na feeling ko pinakamagandang way of communicating professionally, email. Text calls, medyo suspect na yan eh, unless kilala mo na yung tao. Kaibigan ko nga, di ko sinasagot pagka tumatawag eh. So, meron ako ano, ito kwento ko lang, may kaibigan ako dati, parang nag-life or death situation na eh, parang ano, asa ko tinawag, kala niya sasagutin ko, di ko sinagutin eh. Tatawag to. Kasi tawag na lang siya na yung mga kaibigan ko. Sabi niya, alam ko na kasi hindi ko natawagan pagka ano ko, nagdidelikado ako, sabi niya. Pero ano yun, di ba? Kasi, ayoko ko. Yun nga, mababalik tayo na introvert ako. Ayoko nang ganun.
Text mo muna ako bago mo ko tawagan. Meron din ako experience din, pero ano na to, nung paalis na ako ng Pinas, parang tinawagan ako. Re-recruit, nakuha niya raw yung email ko sa JobStreet. Sabi ko, parang hindi na active yung JobStreet account ko for years na. Parang tinanong niya kung, pero tinanong niya pa rin kung pwede pa rin daw ba akong ano, mag-apply sa kanila. Tapos parang nasabi pa niya na dati siyang ano, taga-Piggy. Kaya siyempre, di ba, rapport building, ganyan. Pero hindi na natin inabutan. Kasi di ko na siya kilala eh. So parang sabi ko, ay naku, hindi na ako tatanggap kasi ano yung, kasi paalis na ako ng bansa. So parang ang nangyari, instead of i-recruit niya ako, tinanong niya ako kung ano yung pwedeng gawin para siya din makaalis. Balik. Okay yun ah. Ayan naman eh. Naging ganun yung usapan eh. Wala lang, napent. Paano nga ba mag-abroad, sir? Oh yeah, i-share mo na. Mamaya, ano? Ngayon na ba? Ngayon na ba? Pwede na ba yung pwede na ba? Announcement? Sige. Gusto ko yan. Ate ka, babang ina-announce ko. Nakalimutan ko. Yan lang eh, si LinkedIn. Then, sige, pag-usapan din natin yung ano, about, yan nga, taking charge of your learning and your, ano, and your career shifting journey. Na, kasi, ano lang eh, yan nga, sinasabi namin, parang mangilan-ngilan lang yung medyo, ako, may sumali ulit. Dapat pala, may assistant ako eh. Next time ikaw ah. Talaga sa ganito pala to, manual-manual pagka Google Meet. Ayan, ayan. So, tawag dito. I want you guys to, ano nga, to take charge of your, ano, of your journey. Kasi, ang nakikita ko kadalasan sa mga nagsasucceed talaga to get to make that transition is yun, isa, visible sila. Pangalawa, talagang ano sila, tinake charge talaga nila yung ano, yung hindi ko ipagpapasa sa iba to. Hindi ko iaasa sa iba yung journey ko. Na ano, oo. Tag dito, hahanap ako ng mga resources, pupunta ako TCS, babasahin ko yung wiki. But at the end of the day, yung trabaho or yung sweat and tears sa akin magagaling. So, eto, although nasabi ni Ronnie kanina, may mga gumagawa na, I want you guys to, ano, to form groups. Mga study groups. Ano nyo, parang hanap kayo, kahit ano lang, kahit siguro partners lang, parang accountability partner. Kung hindi nyo talaga kaya na mag-isa lang, hanap kayo ng ibang tao. And that's where Discord comes in. Kasi ang daling bumuo ng ano doon, ng mga conversations sa Discord yun. Na nag-uusap-usap lang sila, then bubuo sila, oy, meet tayo tuwing Thursday, ganyan. Tapos, i-update natin ng isa't isa kung ano yung mga natutunan natin. Napakahalagang bagay nun. And, yun yung sinasabi nila, di ba? Parang, that's, ano eh, sinasabi nilang parang, ano, sa bootcamps eh, na you need bootcamps para doon sa mga ganong network, para sa mapilita ka mag-aral. But you can also simulate that eh. By trying to meet other people, trying to connect with other people, trying to build that network using communities such as ano, TCS. So, ayun. Si Naroni, sinimulan nila dati yan. Di ko na sila pinakailaman masyado, although I was giving tips. I was observing them na tinry nila na parang weekly talaga nag-meet up. Tapos ang laki, hanggang sa dumami sila. Ang dami-dami nilang mga attendees, which was good. It was great. But yung naging problem doon is nung nabisi na si Naroni, tumigil. Kasi yung mga members doon, karamihan, they were, ayun, inaasa sa iba yung learning nila. Instead of, I was hoping someone would step up na, okay, wala si Roni, ako naman. Ako naman magtutuloy. Na, kung tutusin, si Ronnie rin na nakakausap ko dati, Ronnie wasn't even an expert yet. Or he wasn't even, you know, in the tech industry yet. He was doing that. So you don't have to be an expert. You don't have to know everything. Actually, kahit wala kang alam, you just have to, you know, to devote that time to, you know, to organize those, ano, those small groups, those study groups. May sumali ulit. Okram J. Sino to? Eh? Ba't wala siya rito? Okram. Wala.
Nasa, sige, pasok na lang. Cool, sige, sino man yan. ayun nga, if people here are very hesitant to connect with members, don't be hesitant kasi sayang yung opportunity. Our goal here is mapaikli yung ano niyo, mapaikli yung journey niyo. Huwag niyo nang gayahin yung ginawa ko na inabot pa ako ng 3 taon pa bago makapalon. Do everything that you need to do to shorten that time frame na kailangan makapalon kasi nakikita ko 3 months kinakaya eh, 3, 6 months. Pagka naka 1 year, medyo parang may kulang ka sa ginagawa mo, parang ganun. Kasi, lalo na sa international na market, grabe eh. Grabe yung demand. Marami nagtatanong sa akin, marami nag-message sa akin. Ano ngayon, punong-puno yung LinkedIn ko. Hindi ko na sila nasasagot, parang, ang daming opportunity, people aren't taking advantage of the market. So, yun nga. Kung kaya nyo try to connect with people sa Facebook man, Discord man, sa Reddit man, or yun nga, sa LinkedIn, bagong group natin, LinkedIn. Buo kayo ng mga small groups, study groups. Malaking tulong. Seryoso. Malaking tulong yan. At pagka maganda pa diyan nga nag-solid yung group niyo. Makapasok na isa. May makapasok diyan na isa. Magiging recruiter yan. 100%. Pagka yun sa ano. Legit yun eh. Oo, hihilahin kayo lahat niyan, sama-sama kayo. So, ganun yun eh. Kaya tapos hati-hati sa sa recruitment bonus. Wala nga sa amin eh. Nakakailang pasok na ako eh. Pero okay lang. Sana lang. Tulong lang din. Tulong lang din. Kasi di ba, yun nga eh. Yung pinakamahirap na gawin sa career shifters is to get that first job eh. Pag nakuha na yun, kanya-kanya na kayo. O kaya, yun, kung nakuha na kayo, hindi lumipat yung isa. Maghihilahan na naman yan. Uy, mas maganda rito. Dito tayo. Nangyayari talaga. Pero, I don't encourage you, ha? Pero nangyayari kasi talaga. Nakakatawa lang rin. Kasi nga, sobrang laki ng, laki ng demand. Lalo na, pag nakapasok na kayo, simula na yan. Simula na, makakatalan-talan na kayo. And, mapipiliin nyo na kung anong gusto nyo yung kumpanya, eh. Anong gusto nyo yung culture, ano yung gusto nyo kunwari, mission-based kayo na tao. Kung ganun yung motivation nyo. Pwede nang ganun. Pasok kayo ng non-profit. Global non-profit, ha? Kasi may sweldo rin doon. Bayaran din kayo na maayos. Excuse me. So, ayun lang. Sana, bukod sa mga nakwento ni Ronnie na yung tatlong study groups, dumami pa. Pre-code camp, ganun din yung ano dati, di ba? Kaya sila nagkaroon ng mga cities eh. City, tawag nila, camps. Kaya rin nabuo yung pre-code camp Manila kasi ganun yung in-encourage nila eh. Bumuo kayo ng mga study groups nyo. Tapos magtulungan kayo. Siyempre, kami mga nakatalon na, tutulong din kami, pero hindi kami lagi nandyan. So, at the end of the day, kayong mga nasa hindi pa nakakatalon, kayo yung magtutulungan talaga dyan. Then we will try to give pointers every time na mga magkaroon kami oras. May question ako, Kuya Dev. And then, sige, for the group. Mas mahirap na ba ngayon tumalon compare way, way back, 5 years ago, 10 years? Kasi ngayon, di ba, napag-usapan natin na sa Junior Dev, kailangan marami ka nang alam na parang prerequisite for you to become a junior dev. Unlike before, basic JavaScript and HTML, CSS, that's it. Basta may kaya mo nang gumawa ng calculator app, alam mo yun, or to do this sa JavaScript. Pwede na, ngayon parang kulang na yun eh. Kasi parang everyone, alam mo, manood ka na lang ng YouTube, gayain mo, follow through, change mo lang yung itsura, that's it. May to do list ka na or calculator app. So, is it a lot more based on your observation kayo yung mga matatagal na sa field?
mas mahirap na ba ngayon tumalon sa as a career shifter? Sige. Sino ba pwede mag-ano? Ako ba? Sinuman ko na. Feeling ko... Share lang ako, saglit lang. Ikaw lang. Pero to answer you, Ronnie, feeling ko ang unang mali ng mga tao na in-expect nila na pag finalo nila yung isang tutorial tapos may pinalitan sila na sa UI or sa ibang logic is enough na yun para makapasok sila. Kasi kung kakopyahin mo lang yung tutorial, parang wala ka rin namang matututunan dun yun. Based sa mga tinulungan ko, kasi may mga lumalapit sa akin para mag-ask ng, kasi dun sa Facebook group natin, active ako nagsasabi na available ako pag may mga gustong maghingi ng mock interview, kung may mga interview sila for career, for their further jobs. Based dun sa mga ini-interview ko, ang kulang sa kanila is, meron silang pinapakita pero hindi nila ma-explain kung paano gumagana yung pinapakita nilang projects. Kahit na calculator up pa yung project mo, basta ma-explain mo dun sa probable employer mo kung paano siya gumagana, ins and outs niya, kung paano yung thinking mo kung bakit ganito yung ginawa mong logic. Feeling ko enough na yun para makapasok ka sa entry level. Kasi ang importante naman sa entry level is nandoon yung logic and yung willingness mo to learn. Hindi necessarily na dapat meron kang necessary skills. Syempre plus pa rin yung skills, pero as long as ma-explain mo yung idea behind doon sa mga pinapresent mo, enough na yun eh, basta ma-defend mo sila. Like yung mga ini-interview ko mock interviews, yung pinakauna ko tinatanong sa kanila, bakit ganito yung naging logic mo dito sa particular na project mo? Bakit ganito yung pagkakagawa mo ng components? Bakit ganito yung, kasi React yun. Bakit ganito yung pagkakagawa mo ng components? Bakit ganito yung state mo? Basta ma-explain nila sa akin kung ano yung state, kung ano yung component. Yun din yung tinanong nung employer, yung employer nila sa kanila. Pero dahil na-explain nila sa akin, or kung hindi nila na-explain sa akin, tapos na-explain ko sa kanila kung bakit ganun. Dahil doon, na mas madali yung naging process nila sa interview. So yun, ang tip ko lang is, though ang daming nakalagay doon sa mga requirements, ang pinaka-importante lang is meron kang basic understanding and yung ibinibida mo na project, dapat ma-explain mo siya yung ins and outs ng project mo and kung bakit mo siya ginawa. So, yun. Sana makatulong. Actually, yun. Tama naman yun eh. Sobrang solid na sinabi ni Jamie. Tawag dito. Parang katulad din yun yung certificate sa sinasabi. Nag-away-away pa. About the certificates na yun. But, ganun din eh. You have that certificate. Kaso hindi mo mabakapan. So, it doesn't really mean anything. Ganun din, may project ka. Hindi mo naman ma-explain. It doesn't really... Wala siyang ka-value-value. So, the value lies dun sa understanding mo. Dun sa skills mo. Paano gumagana yung mga bagay-bagay. So, although we tell people, sige, habulin niyo yung buo kayo ng project. O kaya, sige, i-pursue mo yung certificate na yan. But, hindi yun yung end goal. Kumbaga, yung nabuo yung project na yan, as a product, side effect na lang nung effort mo eh. To understand things. So, side effect lang yan, side effect din lang yung certificate. So, yun nga, sabi yung lagi ko sinasabi, chase mo yung learning, hindi yung yung i-chase mo talaga yung learning. So, Share ko lang pala yung project na nakapagpatalon sa akin sa tech industry is isang tic-tac-toe app. Sa free code ko. Wala pang TikTok nun. Kala ko rin yung TikTok eh, kaya ka nakuha. So, tic-tac-toe app. Parang tinanong nung CTO kung paano ginawa yung app. So may konsepto behind it ng actually nakalimutan ko na yung konsepto, parang min max thing na parang algorithm doon. Explain ko lang.
tapos natuwa siya na bakit alam ko yun. Sa totoo lang, di ko naman talaga siya alam, pero dahil dun sa paggawa nung project, dun sa process nung paggawa ng project, kailangan ko mag-research kung paano siya pagganahin. I mean, pwede ko naman, marami namang tic-tac-toe app online na pwede kong kopyahin, pero syempre, mas, dahil binas underlying logic behind that, mas na-explain ko siya dun sa CTO. And then, yun yung naging dahilan ko bet ako natanggap. Tapos pagdating ko dun, di ako marunong mag-PHP, ang pangit ng mga CSS ko, yung jQuery ko, spaghetti code. Pero nadudun na ako, so learn, yeah, no? You learn as you go. So, ayun. Dito, doon sa tanong pala ni, ano, ni Ronnie, kung mas mahirap ba ngayon kesa noon. Siguro in terms of mas ma, yung nga, yung mga job listings, mas maano, mas marami. Mas maraming hinihingi. Every year, dumadagdag. But at the, yung essence niya, parang pareho lang rin. Parang pareho lang rin siguro. Na, ano, ganun din. Kahit dati naman, ang dami rin namin rejections eh, bago kami nakuha eh. Ngayon din, marami rin kayo makukuha, ano, mare-reject na kayo maraming beses. So, it's part, parang, lalo na, ano eh, yung tech, ano pa rin siya, nag-grow pa rin siya hanggang ngayon eh. Although, yung mga US stocks ng tech, nagsibagsakan, hindi eh. Sa US daw, medyo, hindi ko lang sure yung iba. Sa US daw, medyo nag-slow down yung market. Pero may nababasa ko, hindi naman daw. So, iba-iba siguro yung experience, iba-iba yung ano. Iba-iba. Pero ang global trend talaga, hindi talaga makakahabol yung supply sa ano, sa demand eh. Hindi talaga mangyayari 'yun. So, pinapahirapan lang talaga nila yung ano, yung barrier to entry. Mahirap. Pero 'yun nga, sabi ko nga, parang try to find alternative ways para ma-notice kayo tapos makuha kayo. Yeah. Hindi lang 'wag kayong aasa lang sa resume, nako. Diyan kayo talaga mahihirapan pag resume lang. Diyan yung magpapasa lang kayo resume. Yung dahi mong kalaban talaga dun. Kasi pare-pareho kayo eh, di ba? Pero kung hahanap ka ng mga paraan para ma-notice ka ng mga, eh, ano, mga recruiter. Tulad nun, yung sabi nga, yung learning in public. Kahit yung, may nag-ano kanina, may nag-post kanina sa comments about, ano naman, yung 100 days of code sa Twitter naman. Ay, marami nag-hire dun, ha? Eh. Nagaganong ka lang sa Twitter, pero marami naka-follow yata na, ano rin eh, na recruiter sa hashtag na yun, 100 days of code. So, yun nga, try to find ano. Yung extreme, gayahin nyo yung ginagawa ko, yung magbuo kayong podcast, o kaya mag-vlog kayo about your journey. Yun, extreme yun, pero feeling ko, mas malaki yung value nun kasi kita agad nila yung journey mo eh. Ano yung ginagawa mo talaga to ano eh, to learn eh. So, yun mga ano. Tsaka add ko lang pala, isa sa mga essential skills para sa akin ng isang entry level is Git. Basic understanding Git lalo. Source control. Yeah. Like create a GitHub account, tapos lagay kayo doon ng mga public repositories niyo kahit sobrang random lang na projects, basta at least makita nila na marunong kayong mag version control. Ah, so yeah. Mag-git. Ano yan eh? Parang pinaka bare minimum ang git eh. Pagka hindi ka marunong mag-git, hindi kita kukunin. Parang ganun. Kasi tuturuan ka pa namin, medyo ano eh, parang basic skill siya eh. Na, unfortunately, hindi tinuturo sa college. Sa ibang college. Hindi naman sa lahat. Yung iba tinuturo na eh. Yeah. Basic skill siya pero mahirap siya. Hindi siya madaling ano, matutunan. Tagal din bago natin naintindihan yan. Trial by fire yan eh. Kala ko yan, mas madali mag-apply ngayon kasi yan eh, maraming libraries na eh, no? Akala ko sa dali eh. Feeling ko pareho lang rin eh. Pareho lang rin yeah. Siguro. Napalitan lang. Like dati jQuery yung in-demand, ngayon React na. React na. So, hindi niya pa problema. Ah, sige, go. Sorry. Gabriel. Depende sa recruiter. May recruiter na gustong-gusto ko na agad. Merong pa-arte eh. Huwag ka na dun sa pa-arte.